So what's up, my name is D.O.N. Don and welcome to my channel where I do random vlogs, daily vlogs, vlogs mo ko sa buhay ko, lifestyle, rap, music, mga sayaw, kahit ano, check mo na lang sa channel ko, sa mga videos ko. And currently, right now, I'm in 262 subscribers, so if you're not subscribed to my channel, please, maliit lang na favor, please subscribe para somehow ma-reach ko yung 1,000 subscribers. Thank you! Leg out! So for today's vlog, ito, nakikita niya naman, this is my barber tools. So, yun, disclaimer, hindi ako professional barber and saglit pa lang ako nagugupit. And natuto lang ako sa sarili ko. So, totally wala pang nagtuturo talaga sa akin ng tutok or, I mean, yung nagme-mentor talaga. Pero may mga tao na akong natanong or nanghingi ako ng advice, ganyan. And yun, at least natuto ako ng medyo advanced, ganyan. And yun, nag-invest din ako sa gamit kasi yun, nag-enjoy ako sa paggupit. And hindi ko rin pa masyadong mapaliwanag eh kung paano ko na-involve talaga, kung bakit gusto ko maggupit. Alam ko, nagsimula lang siya nung may nagregalo sa akin ng clipper. Clipper siya na hindi siya ganito eh. Yung mga clipper na magkano lang yun. Basta mura lang siya and ang ano niya, purpose niya talaga is para sa mga balbas, ganyan. So hindi talaga siya yung pang heavy duty na pang style ng buhok, ganyan. Yung mga nakikita mo sa barbershop. So yun, binregaluhan ako ng ganun. And then, hindi ko naman siya ginagamit sa buhok ko. Yun, ginagamit ko lang siya sa balbas ko, ganyan. And then, one time, yung lola ko kasi, 97 years old na siya right now. And, yun, ako nagugupit sa kanya. Kasi may clean na yung buhok niya eh. Para hindi siya nahinitan, ganyan. So ako yung nagugupit sa kanya before. Yun lang yung gamit ko, yung clipper na maliit na yun. So dun ako nagsimula. Then, gunting lang sa bahay, yun. So, yun yung mga unang gamit ko. And, yun, nag-enjoy ako nagugupit since kasi, syempre, parang nakakatuwa din makita yung tao na maayos yung itsura, nagiging confident siya sa itsura niya, ganyan, dahil sa gupit mo, ganyan. And, for me, art din to eh. Kumbaga, hindi siya ganun, hindi siya madali, actually. Kasi, it takes years para talaga ma-master mo or para mas gumaling ka sa craft na ganito, and marami siyang foundations, marami ka dapat matutunan. Hindi lang siya isang style na gupit eh. Marami kang pang dapat aralin, ganyan. Mga basic at to advanced, mga ganun. So yung kinagustuhan ko rin sa kanya, syempre, kasi gusto ko explore. Mahilig akong mag-explore ng tao. So sa mga ganitong bagay, ito yung mga kinakahiligan ko. Yung mga maraming inaaral or marami akong gustong matutunan or dapat ini-experience mo gano'n. Basta kung nagigets nyo, sana nagigets nyo. So yun, hindi naman ito gano'n karami and then hindi ito lahat yun. Kasi may mga nakalimutan ako dun sa isang bahay, sa bahay namin. Kasi right now nandito ako sa bahay ng asawa ko. So ito na yung mga nadala ko. Which is ito yung mga dala ko, ito yung mga ginagamit ko pag kunyari. Napupuntahan ako, may gusto magpagupit. Or ayun, house call, ganyan. Pero, kunyari, let's say, kung naparad na yung video ko, lalabas na lang dito, may ginupitan akong homeless person. So, yun. Ito yung mga dala ko. And may bag ako na, ano lang siya, parang normal na bag lang. Kasi wala pa akong barber box na attach case. Yun yung isa ko pang goal na mabili. Pero right now, bag lang yung meron ako. Since kasi konti pa lang naman yung gamit ko. And hindi naman ako ganun ka-professional. Kumbaga mga kakilala ko lang din mga ginugupitan ko. Di talaga ako normally nagugupit na pang-araw-araw or ginagawa kong trabaho or income or pinagkukunan ko ng income to. Okay? So magsimula tayo dito. So ito, barber cape. So itong barber cape na to, mga nasa around 650 siya. So, maganda siya kasi simple lang, black and white. So, try ko isuot para makita nyo. Ayan. Tapos, hindi siya ganun kahigpit sa leg. But, yun yung gustuhan ko kasi hindi siya nakaka-choke. Then, garterized din siya. Yung! Ayan.
Tapos ang brand niya is W Mark. So mostly kasi lahat ng ito, mga gamit ko, W Mark siya. And lahat to, nabili ko lang sa isang store, which is later isasabihin ko and nililink ko lang sa baba. Actually, ito siya. Yan. So later, explain ko yan. And then, yun. So ito yan, Barber Kate, nasa around 650 pesos. Yun. Sa pagkakaalala ko, kasi guys, di ko na alam kung magkano lahat to or magkano yung bawat ano. Estimate ko lang, okay? So ito yun, Barber Kate. Number, importante rin siya kasi syempre para malinis pagkatapos mong gupitan yun. Pero nung sisimula ko, wala akong ganito. Ano lang. Yun, gupit lang. Tapos towel, ganyan. Or wala talaga, gano'n. Minsan. And then, next, brush. So, hindi ko alam yung mga tawag dito. Basta ito, brush para sa hair. Ito, isa, ano, fading brush. So, maliit siya, then matigas yung ano niya. Yung brush niya. Kasi, para to sa pag nagfe-fade ka, matanggal yung mga maliliit na buhok para mas makita mo kung ano pa yung mga dark spot na dapat mong bawasan, ganyan. So, ito yun, fade brush. Sa 150 yata ito. Ito, hindi ko ano, maalala. Ay, ito kasi regalo pala sa akin ito ng papa ko ng birthday ko. So, nasa around 300 siguro ito or 250. Hindi ko alam. Then, ito, brush din. Pero ito, mas soft siya. So, ginagamit ko rin, ito kasi minsan ito, pag or pawis yung tao or hindi matanggal, hindi ito ano, effective. So, ito yung ginagamit ko. Okay. So, ito rin, ginagamit ko rin siyang panglinis sa gamit. Yan, kasi mas malambot siya eh. Pag nililinis ko ito, yan, nilalaban ko siya. Ganun ko siya nililinis. Okay, and then next tayo, so ito yung clippers ko. Clipper ko, yan. Dati ang tawag ko dito razor kasi hindi ko pa alam eh. Baga karamihan din eh, parang ang tawag sa ganito, razor. Pero ang term talaga is clipper, hair clipper, okay? So, hindi na, ang kinagandahan dito kasi, nagandahan ako sa tura niya. Ayan, transparent siya. Tapos ang brand niya rin is W Mark. So, kung tama man yung pronunciation ko, hindi ko alam. And then yun, may cover siya, then may lever siya. Actually, transparent yung lever nito. Pinalitan ko lang ng red kasi mas matibay siya. Pero actually matibay din yung transparent. Parang mas gusto ko lang na ganito. So okay siya. So close and ano, open lever. Alright. So matagal din to pag tina-charge mo. Umabot siya 3 to 4 hours. Yan. Na span ng battery life niya. Since kasi lithium battery yung gamit. Yan. Yun yung kinagandahan. Then, rechargeable to. So, hindi ko mapakita yung ano, charger kasi hindi ko dala or wala sa bag ko. Yun. And then, ito, trimmer. Yan. Ewan ko, tama ako. Trimmer. Yan. Ito naman, for detailing naman siya. Para mas maayos mo yung lines. Para panglinis, ganyan. Ang mga pang bald fade, mga ganun pang pang lining, pang hair art, ganyan. So, ito yung ginagamit. So, mas manipis siya. Okay. So, karaniwan, yung ginagamit to walang guard eh. Pero may guard to ito. At saka ito guys pala, meron akong isang set ng guard na ito. 0.5 to 8 to number 8. Tapos may magnet yun. Hindi ko napakita, sorry. Kasi wala ngayon. Pero soon siguro makikita nyo naman. Or makikita nyo naman siguro sa other videos ko, sa vlogs ko, so ilalagay ko na lang siya sa description below. Yun, sa mga naginupitan ko or paano ako maggupit sa sarili ko. Ganun, okay? So, ito yun. Trimmer. So, ito pala, estimated price na ito nung nabili ko is around 1.8 yata or 1.7. Hindi ko na maalala. Or 2K, hindi ko na rin maalala. Then, ito, ganun din. Trimmer, mga 1.6 yata, 1.7. Yun. Parehas silang W Mark since makita niya naman parehas transparent. So yun yung kinagandahan niya. Kaya nagandahan ako sa kanila sa clippers na to since kasi transparent. Ano kasi ako eh, parang gusto ko simple lang, malinis lang ganyan. Plain colors lang ganyan kung mapapansin niyo. Pero ayun, makulay yung loob niya. Hindi naka-airless. And then, dry shaver. So, ito naman para pag kunyari, ito pwede mo siyang gamitin dito. Actually, ano nga ito eh, okay din to kaysa sa razor, yung razor na ginagamit natin pag ano,
nag-aahit tayo ng balbas, ganyan. Kasi ito, hindi ka masusugatan, ganyan. As in, wala ka talaga mararamdaman. Kahit saan mo siya ganihin, ganyan. So, yun yung kinagandaan niya. So, may blade siya sa loob, ganyan. So, hindi ka masasaktan. Then, may foil siya, yan. So, dry shaver. So, nagkakosto ng 750 sa pagkakaalala ko. So, ito. Yung. And then, may combs ako dito, mga supply ko. May isang set din ako. So, wala din siya ngayon. So, ito lang naman si normally talaga ng mga ginagamit ko. So, ito. Ito yung comb na ginagamit ko pang partition ng buhok. Ganyan. Pag nag-trim ako ng buhok, pag nagbabawas, ganyan. So, ito yun. Then, binawasan ko yung ito, yung ngipin niya. Kasi ito yung parang pinaka pamuk mo sa line na ngayon. Para mas makuha mo yung line. So, yun. Then, ito. Tawag dito. Clipper comb. Yun. Clipper comb. So, ito. Ginagamit to para pag minsan clipper over comb. Yan. Yung term na gano'n. Para mas mapantay mo yung linis ng pagkaka-fade mo, pagkaka-gupit mo. So, gano'n siya. Okay. Gano'n siya ginagamit. So, ito kasi for pag ano ka naman. Mga scissors. Mga trimming or magsi-scissor works ka. So, pasensya na guys kung hindi ko rin alam yung mga term ha, kasi sabi ko naman sa inyo, hindi talaga akong professional barber. Nag-aaral pa lang din ako or inaaral ko lang talaga siya dahil gusto ko siya and natutuwa ko sa ginagawa. And then ito yung mga hair clipper ko. Yeah. So for na naman to para ma-divide yung mga sections ng buhok, sectioning, gano'n. So, ginagamit to para din. Okay. Para pag kunyari, dito. Para itong top ko. Mas light ko siya. Alright? And then, ano pa ba? Ito, spray ko. Hair sprayer. So, meron pa akong isa. Mas okay din yun. Nag-demiss naman yung tubig to. Kapag hindi siya direct. Ito kasi direct eh. And wala siyang laman right now. So, ito, ginagamit ko for hair. Para ma-wet siya. Mas madali. Iwi-wala yan. Ganon. Then, yung price pala, itong combs, mura lang to. Itong clipper comb, di ko na maalala yun. Nasa 100 plus lang yata, or 200. Itong mga comb, mura lang to. Nabili ko lang siya sa, parang, tawag sa store na yun, 20 pesos store. Parang ganun. Basta may mga murang gamit dun. Pero isang set siya, gaganda. Isang set ng mga suklay na puro item, ganyan. Tapos okay talaga siya. Okay yung set na yun. Marami siyang pwedeng gamitin. I mean, paggamitan sa buhok. Marami kang pwedeng style na gawin. And then, so ito, scissors ko. Dalawa lang yung gunting ko eh. Pero dapat may iba pa akong gunting. So ito lang yung dalawa ko lang na pinakakailangan. So ito yung scissor ko. And then, ito yung thinning scissor na tinatawag. Yeah. So, parehas brandilized Germany. So, ang size nito is 6. Yeah. Parehas silang 6 kasi ewan ko, na ang nalaman ko lang kasi parang ito yung parang universal na. Kumbaga, kung gusto mong maggupit ng ano, para magagamit mo siya sa kahit anong gupit. Hindi pa kasi alam yung mga terms eh, pero kasi iba-ibang sizes din to. May 5, may mas maliit, may 4 siguro, may 7, may 9, ganyan. So kung professional barber ka po, please comment down below kung ano pa yung mga mali ko or kung ano yung mga ano. Kasi yon open talaga ako sa criticism or mga corrections kasi hindi pa talaga ako ganon ka-professional or ka-runo sa ganito, sa mga barbering. Pinapakita ko lang yung mga tools ko para kung bagong barber ka, at least makaka-relate ka since kasi ito yung mga gamit na parang foundation na makakailangan. Okay? So, ito razor. So, may bibili ka ng blade niya. So, wala akong blade ngayon. Papakita ko lang. So, ito, inihiwalay siya. Nung una nung binili ko to, wala akong idea kung paano gamitin ito. So, nanood lang din ako ng YouTube video. So, yun. So, yung blade, tutupin mo siya sa gitna. Basta mura lang yung mga nabibili lang yung sa mga talipapa. Tapos, ipapatong mo dyan yung kalahati. And then, i-close mo to para mag-hold siya. And then ito, pang-lock. Alright? Yeah. Ito yung pinakamahirap din na ginagawa sa pagbabarbering kasi ito yung nakakasugat na part niya. So, delikado rin siya.
And at the same time, kailangan ng focus talaga yung control na kailangan mag-aano kami. So, dito ko nahirapan na matuto talaga. Sorry. And then, ito, headlight. Yan. So, tatawa kayo bakit meron ako nito. So, ito naman kasi for pag kunyari, may kliyente na gusto sa bahay gupitan, ganyan, and madilim or wala kang ring light na gamit. So, ito yun. Ito yung magandang gamitin. Mura lang to, nabili ko to sa Shabby, mga around 130 lang yata. Yun. Nilagay ko na lang sa description din yung link para makita nyo. And then, prices pala na ito. Ang price niya is around 600 to 700 yata. Or itama, hindi ko sure eh. Ito rin, ganun din, parehas lang din sila ng presyo. Ito, nasa 100 plus lang. Since kasi, hindi naman siya ganun kagandang quality. Bra, plastic lang siya. So, yeah. So, ito na lahat ng gamit ko. So, I hope natuto kayo. And ang lahat pala ng gamit ko is nabili ko from Elite Barber. So, Elite Barber, kung nanonood ka ngayon, baka naman. Hindi, biro lang. Pero yun, ilalagay ko na lang yung page nila sa description box. So, meron din silang physical store. Pwede rin kayong umorder ng online sa kanila. Before ng pandemic, online ako bumili sa kanila. Kinabukasan din deliver niya agad. So, yun. And then, nakapunta rin ako sa physical store nila, sa Malolos. So, ano siya, bahay lang siya. Pero before, alam ko, meron silang store talaga eh. Kasi doon bumili yung AirPod ko na pang-regalo sa akin noon. Yun. And then, yun. Sana, makapanood nila tong video na to. Yan, pinapromote ko sila dahil quality yung mga binibenta nila. And marami pa silang binibenta. Check nyo sila, guys. Alright, and then another sponsor din sa paggugupit ko. Ayun, sponsor. And then, check nyo yung barber, Charlon's Barbershop. Okay? So, yun, kaibigan ko yung may-ari nun, si Boss Charlon. Yan, shoutout sa'yo. Yun, binigyan niya kasi ako ng pang-sanitize ng gamit. Yan, dito siya nakalagay. So, disinfectant siya. Para panglinis ng clipper, ng gunting, lahat. Panglinis talaga siya. So, ayun, ang kinagandaan dito, so, sa simpleng ganyan, pag dinilute mo sa 1 gallon, so, ganun siya kadami. Baga para siyang joy. Matagal siyang pwedeng gamitin. So, yun yung kinagandaan niya. So, Boss Charlon, salamat. Yeah. Ilalagay ko yung barbershop link nila, so, or Facebook page nila, sa description link. So, check nyo na lang din, guys. So, kung taga Bulacan ka, sana sa Del Monte. So, yun, kung gusto mo ng quality na gupit, yun, Charlon's barbershop number 1. Alright. So, yun. Thank you sa panonood. I hope may natutunan ka and marami akong nadagdagan ko yung idea mo sa mga gamit sa paggugupit. And kung bago ka rin barber, I hope sana ituloy mo pa and sana makaipon ka ng pera para makabili ng mga ganitong gamit. Since kasi, siyempre hindi naman hindi rin mura para sa akin din na makabili ng mga ganitong gamit. Although simple pa lang siya, konti pa lang, hindi pa talaga pang professional na nagugupit. Pero kasi ito yung tingin ko, ito yung pinakakailangan. Kumbaga ito yung pinaka-foundation para talagang mag-level up yung mga gupit mo. Okay, so yun lang. Thank you very much.